Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Ang pag-uusapan natin ngayon, syempre, update. Update naman tayo pag may time. Ito kasi mga kabatas natin, merong mga controversial na mga personalities na sumikat dahil doon sa Mayaman Challenge. Doon sa mga hindi nakakalam sa Mayaman Challenge, yun ho ay yung si Francis Leo Marcos, also known as Norman Mangusin, ay nagbibigay ng bigas tsaka kalabasa, no? At ito ay nila live stream nung kasagsagan ng COVID-19, tapos syempre yung kanyang ginawa na yon ay naging mas controversial nung doon sa lugar kung saan siya nakatira, no? Sa may Green Meadows. Umikot siya doon at nagsisigaw na, "Hoy, tumulong kayo." Tapos pinokus yung mga bahay ng mga kanyang mga kapitbahay. Ngayon, syempre, bakit naging controversial ito? Kasi unang-una, hindi humahanapan ng pinagkukuhanan ng yaman itong si Francis Leo Marcos. Ang daming mga tao nag-iisip, sino ba itong Francis Leo Marcos na to? Sino ba itong Norman Mangusin na ito? Sinasabi niya, related siya sa mga Marcoses. Pero dinideny na mga Marcoses, mga kabatas natin. Ngayon, naghahanap sila ng mga negosyo niya. Paano niya magagawa at paano niya may pagmamayabang yung kanyang sinasabi na lifestyle niya? Kasi mga kabatas natin, honestly speaking, mayabang naman talaga. Kasi nga, sinasabi niya, 2,000 yung ganto ko, shirts ko, marami yung mga relo niya, ganyan, yung mga bahay niya, yung opisina niya, yung mga memorabilia niya tungkol sa mga Marcoses, 'di ba? Yun ang mga pinagyayabang niya sa social media. 'Di ba? Pinagyayabang niya naman daw yun para ma-inspire yung mga tao, especially yung mga mayayaman, para tumulong. Ngayon, mga kabatas natin, walang nahanap yung mga tao na syempre, alam niyo naman dito sa internet, yung mga tao dito, mga kabatas natin, investigador. Maraming investigator yan. Ngayon, wala silang nahanap sa kanya. Pero nung napanood ho nila yung kanyang kasal, which is naging viral din, ang kanyang best man doon ay si Bernard Chong o kaya itong si Bren Chong. Itong si Bren Chong, mga kabatas natin, siya yung may-ari ng Laika, no? At yung Bren Esports. At mga kabatas natin, sinasabi rin ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin na siya rin yata yung may-ari ng World Balance. Hindi ko lang alam, no, mga kabatas natin. Kasi nga, yung mga yan, yun yung mga balita na umiikot sa social media noong mga panahon na yon, no. Alam ko, nakalimutan nyo na ito, kaya binibigyan ko na lang kayo catching up. Ganun na nangyari. So, ang sinasabi nila, yung mga kayamanan naman daw ni Francis Leo Marcos ay galing kay Bernard Chong o kaya kay Bren Chong. Tapos may mga lumabas pa o nag-leak na mga audio conversations between Bren Chong tapos yung mga at saka kay Francis Leo Marcos, kung saan itong si Francis Leo Marcos ay humihingi kay Bernard Chong o kay Bren Chong ng pera, pambil. Diba? O kaya pambayad sa kung ano-ano. So doon nga nag-surmise o nag-isip yung mga tao na parang meron nga yata, no? Meron nga, siya nga yata o sa kanya galing yung mga pera. Ngayon mga kabatas natin, ito na naman ang naging problema. Itong si Bren Chong, no? Nabigyan daw ng arrest warrant. Bakit? Kasi nga, nag-smuggle siya ng 1.87 billion worth of shabu sa Manila International Container Port. Mga kabatas natin, tandaan natin, this is alleged, ha? Alleged. Diba? Ano sabi dito sa balita na ito? Itong balita na ito, mga kabatas natin, ay galing sa billionario.com. No, sabi dito, no? Sinabi ng National Bureau of Investigation Operations Division Chief na si Joey Moran na meron ng manhunt kay Bernard Chong o Bren Chong. 'Di ba? Tapos sinasabi na rin sa kanya na sumurrender ka na lang, no? Kasi meron ka ng charges na ni-file sa iyo. Ito ang sinabi nila, drug smuggling is a very serious case and is
and is an unbailable offense. Mga kabatas natin, sana huwag na natin gamitin yung unbailable offense na sinasabi ko, and bail can be denied. Ganun na lang. Kasi pag unbailable, nalilito yung mga tao. Ano? Pwede nga akong ma-deny ang bail sa drug smuggling. Kasi reclusion perpetua to death ito. Ano? Ngayon, ito, inutusan na yung NBI na hanapin siya. Diba? Ito, may mga nakita ako. Nag-Google ako, nag-research ako tungkol kay Brent Chong. Nakita ko nga meron siya yung Brent Esports. Tapos mga interview pa siya doon tungkol doon sa esports team niya. Diba? Hindi pa rin siya nag-ano, mga kabatas natin, nagpapakita ang kaso niya, Section 4, Article 2 of Republic Act 9165 or importation of illegal drugs. Mabigat yan. No? Reclusion perpetua yan. To death. No? Ngayon, Manila Court, RTC, no? Branch 13 yung nagbigay sa kanya ng warrant of arrest. Di ba? Ngayon, nag-appeal sila pero na-deny. Di ba? Ngayon, yung nangyari kasi dyan, mga kabatas natin, nahuli ng PDEA at saka ng Bureau of Customs. Kasi nga, ayun, sila sana ay mag-i-smuggle o magpapasok dito sa bansa ng 276.3 kilos of shabu nung May 31, 2019. Pero nabisto na huli. Di ba? Ngayon, yan. Nagkaroon ng investigation. Preliminary investigation. Tapos, nakita nga na parang meron siyang kinalaman dito. Probable cause. Kaya siya na-issuehan ng warrant of arrest. Ano? Ngayon, sabi ho dito, no, na si Brent Chong daw ay pinangalanan ng Bureau of Customs na kasali doon sa smuggling din ng 105 containers worth 70 million. Yan. So, parang sinasabi dito, mga kabatas natin, na talagang meron siyang mga ini-smuggle. Ayon dito sa article na to, no? Pero syempre, tandaan natin, innocent until proven guilty. Diba? Ngayon, si HG Global, yun yung kumpanya na sangkot dito, no? Kasali dyan yung word balance, totoo nga, no? Tapos dininay nila na meron nga silang link kay Brent Chong. Si Bernabe Chong, yun yung kapatid niya, siya yung parang nagpapatakbo doon, sabi niya daw, no, hindi daw involved ang brother niya o si Brent Chong sa pagpapatakbo ng CHG Global Incorporated. Yan. Kasi ito nga, binabanggit din dito ni Francis Leo Marcos yung world balance. Ano? Yan. Ngayon, syempre, anong mangyayari kasi dyan, mga kabatas natin? Ito, napag-usapan na rin natin ito. Anong mangyayari sa mga drugs na yan? Of course, contrabands will be confiscated and they will either be destroyed or appropriated in favor of the government kung hindi pwedeng sirain. Pero, syempre, dapat sirain yung mga ganyan. Ngayon, mga kabatas natin, update kay Francis Leo Marcos, nakakulong pa rin siya. No? Nag-Google ako and as of this writing, marami pa rin namang fans. Sa tingin ko, no? Kasi nakita ko, dami pa rin gumagawa ng content sa kanya. Itong si Francis Leo Marcos, no? At saka, pero nakita ko na parang watak-watak na yata yung kanyang grupo. No? Yung, naalala nyo, mga kabatas natin, finiture natin yung FFCI ba yun? Filipino Family Club Incorporated. Finiture natin yun noon, isang grupo yun na sinita ng SEC. Binigyan nila ng advisory kasi nga, humihingi sila ng pera sa mga OFWs nang walang solicitation permit, no? So batas, labag 'yon sa batas na solicitation permit law. Labag 'yon. So naging issue 'yon noon kaya kinontent natin, tapos ang dami rin nating nakaaway noon. No. Ang dami nating nakaaway din noon. Pero 'yon. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo, mga kabatas natin, ano, huwag ko kayong, kung gusto niyo 'yung tumulong, no? Kung gusto niyo 'yung tumulong, kung sa puso niyo talaga hindi kayo makatulog, at saka sa isip nyo, hindi kayo makatulog ng mahimbing kung hindi, walang isang araw na hindi kayo tumulong,
magbigay ho kayo ng tulong dun sa mga lihiti mo ng mga foundations. Marami po tayo dyan. Hindi lang ho 100,000-libo po yan. No? Mag-Google lang ho kayo kung ano yung gusto nyo na cost. No? Tapos, tignan nyo dyan, marami hong rehistrado na foundation na pwede nyo pagbigyan. Huwag ho tayong magbigay sa kung kani-kanino o kung saan-saan na korporasyon na rehistrado dahil alam natin na hindi porke rehistrado ka ay lihiti mo ka na at pwede ka nang humingi ng solicitation para sa charitable purposes. Okay? Yon, mga kabatas natin, ano ho? Ngayon, yung bail. Kasi ang dami nagtatanong sa akin dito rin. Parang, attorney, bakit hindi makalabas-labas itong si Francis Leo Marcos at hindi siya makapag-bail? Diba? Kasi meron siyang kaso, mga kabatas natin, yung human trafficking. Yung human trafficking na kaso niya, it is punishable by reduction perpetual to death. And unfortunately, no, it was found out that evidence of guilt is strong. Kaya hindi siya pinagbibail hanggang ngayon. Pero I guess, meron pa rin siyang pending na motion to fix bail. Diba? Meron siyang motion to fix bail. Kung gusto niyong balikan yung mga usapan natin tungkol kay Francis Leo Marcos, i-Google nyo lang. I-search nyo. Siguro Libayan tapos Francis Leo Marcos. Makikita nyo yung mga episodes natin tungkol sa kanya noon. No? Marcos siya pero nakakulong. Alam nyo, naging sikat ulit itong si Francis Leo Marcos kasi nagsilabasan na naman yung ano, yung kanyang diss, no? Alam nyo, DISS, yung kanyang mga ano, mga paninira, no? Sa pamilyang Marcos. Kasi parang meron siyang video kung saan inisa-isa niya itong sina ano, sina parang sinasabi niya na yung mga anak ni Marcos, parang ito magastos ito, ang lakas uminom, blah, 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 ganun. Kasali doon. Ewan ko kung mahahanap niyo yung mga videos na yon, no? Hindi ko alam kung meron, pero napanood ko yun noon. Ano? Napanood ko yun noon na parang, ito, ang lakas uminom yan, yan, tambay, puro gastos. Parang ganun yung sinasabi niya. Hindi ko na matandaan masyado, pero sana makita nyo. Nakakaaliw din, no? Nakakaaliw din. Pero mga kabatas natin, no, that is a bad lesson. Sana panoorin natin yung mga ganyan para matuto tayo na maging totoo sa ating mga sarili. Di ba? Ilang bumoto sa kanya? 4.5 million? Oh my goodness. Diyan na, mga kabatas natin. Diyan nyo na kasi makikita kung gaano patayo kalayo, no, mga kabatas natin, sa isang lugar kung saan mas maraming critical thinkers o talagang nag-iisip na tao kesa dun sa hindi. Kasi itong mga palabas ni Francis Leo Marcos, which are obviously show, no, hindi totoo, na parang milyonaryo siya. Napanood ko rin yun, yung sinasabi niya na humihingi ng pera sa kanya yung mga Marcoses. Tapos yung kausap niya o kasama niya si Amy Marcos, ay hindi, si Imelda Marcos. Tapos sinasabi niya na wala kang problema sa akin, marami akong pera. Ganun. Marami kang pera pero humihingi ka ng pera doon sa mga OFW na kumakayod doon. Na ang hirap-hirap kumayod sa abroad. Tapos, di ba, sila yung kinukuhanan yun ng pera. Diba? Yan, mga kabatas natin, no? Mag-ano tayo, no? Mag-isip-isip. Tapos let's influence people to think critically. Alam niyo ang paraan para ano, para mahasa ang critical thinking ng mga tao. Ako, ikaw. Engage in arguments. Syempre healthy arguments, ano. Yan, i-challenge niyo yung alam nila. I-challenge niyo yung alam niyo. 'Di ba? Para mabuksan yung isip ng mga tao. Hindi na lang yung oo ng oo. Diba? Yan. Maraming salamat, mga kabatas natin. No, hanggang dyan lang muna ito. Update-update lang. Lalong-lalo na sa panahon ng social media kasi ang dami talagang nagpapanggap, lalo na sa Instagram din. No? Yung mga fake na mga mayayaman, ang daming fake rich doon sa Instagram. Facebook din. Diba? Kaya ingat kayo, mga kabatas natin. Yan.
Matulog po tayo. Magna 9 na. 9 na yung lahat, mga kabatas natin. Ano? 9 na yung lahat. Yun, kung nahihirapan kayo, wag na kang mag-Englishan. Tapos, ano? Observe human rights. balita kay Maki na wala pa eh. Kasi sabi niya parang sa 8 pa yata, 6, 7, 8 pa makakaano siya. Ewan ko lang. No? Antayin na lang natin. Yan. Human rights. Maraming salamat mga batas natin. At syempre, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po pansamantala.